Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon magdi-DIY tayo dito sa ating e-bike. So maingay na siya kasi pagka pinipreno ko. Kaya ang gagawin natin, lilinisan lang natin yung kanyang brake drum. Okay, so bubuksan natin to at papakita ko sa inyo kung paano. Dapat meron kayong ganito, breaker bar, para pangkalas ninyo sa gulong. So ang gulong is 19mm yung size niya. So medyo matigas. Kailangan pipirsan nyo talaga. Yun. Okay. So hindi muna natin tatanggalin, lagyan muna natin ng kahoy sa ilalim pang suporta para iangat natin. Okay, so ito na yung nilagay natin kahoy para umangat itong ating gulong. Kita nyo, ayan, naikot ko na siya. Saka natin tatanggalin yung mga nut. Okay. Okay. So natanggal na natin yung apat na nut. Saka natin tatanggalin yung gulong. Kung mapapansin nyo guys, sa gitna mayroon pa tayong isang malaking nut. Tatanggalin din natin to guys bago natin ma-access itong pinaka drum brake natin sa loob. So dito sa labas niya mayroon siyang pin. Kailangan tanggalin ito. Hugutin natin. Okay, so yung pin tatanggalin natin, itong pinaka lock yan. So diretsahin muna natin. Then, saka natin hugutin. Yan. So, ito yung pinaka pin ng nut. Pinaka safety lock nito guys. Para hindi umikot. Then, ito. Gagamitan din natin to ng liabe na lang kasi wala akong ganitong kalaki na socket wrench. Okay. So, re-remedyohan na lang natin para makalas natin. Kailangan meron kayong liabe tsaka screwdriver. Okay. So, ginawa ko guys. Binalik ko yung dalawang nut para kinalangan ko siya dito. Hindi masisira yung thread. Yan. So, protection sa thread yan. Kasi, kakalang ko siya mamayang ganyan para makalas ko itong nut na to. Okay. So ngayon guys. Then kakalangan niyo 'to. Ganyan. Ngayon niyo pa lang kakalasin, medyo matigas. So kailangan talaga may pangontra kayo. Yan. So lagay niyo lang yung nut na dalawa para protection. So ito pababa, yung screwdriver na hawak ko pero sa pakanan, then yung liabe pero sa pakaliwa. Okay? Yan. Okay guys. So kailangan lang ng pangontra. Okay. Okay, so ito siya. Pwede naman pukpukin pero ayaw ko siyang pukpukin kasi baka ma-stress lang yung pinaka nut ko. Okay, then meron din siyang lock washer. Yan. Then bukod doon guys, meron pa siyang pinaka lock dito sa loob. Meron pa siyang pin. Makikita nyo yun, meron siyang pin. Ayun yung pin niya sa loob. So pupukpukin natin to. Wala kasi tayong puller para pantanggal talaga dito yung special tool. So ang gagawin natin, pupukpukin natin yan para medyo kumalas siya ng konti. So habang pinupukpok natin, hinihila natin to guys. Okay, sa mga magtatanong kung anong size itong center na nut na to, sukatin natin. Ayan guys, from dito hanggang dito sa kabila, point to, end to end is 3, saktong 3 cm. Okay, so sprayhan muna natin to ng WD-40 para madaling pag pinupok, madali siyang kumalas. So paikutan natin. Yan. Then, saka natin pukpukin. Okay, sa pagpukpuk, alalay lang. Baka masira yung itong pinaka thread niya. Okay guys, so eto na. Sinubukan ko siyang pukpukin dito sa dulo ng axle guys, or dito sa dulo ng spindle. Pero matigas siya guys, hindi ko siya mahugot talaga. Napakatigas. Mayroon naman pwersahin natin dito na pukpukin ng pukpukin. Kasi dito sa dulo ng axle na to guys, may thread siya. Baka mamaya, pagka pinukpok mo ng pinukpok, hindi mo na may pasok yung thread. Okay? So, warning yon para sa mga gagawa nito. Yung mga magpupukpok. Then, ang problema pa guys, isa, dun sa loob ng differential gear, pag pinupukpok mo ito, syempre, babaon ng babaon yun. So, kailangan talaga yung tools, na proper tools. Okay? So, pag pinupok mo to, differential gear at saka yung bearing, maapektuhan. Okay? So, dito sa bearing, dito sa gulong. So, yun guys. So, ingat lang pag pukpok dito. Okay?
So pagpokpok at nakaya nyo, okay, so yun ay warning ko lang sa inyo. So ngayon, ang gagawin natin is talagyan natin ng special tools, or hindi naman special tools, puller lang siya guys, ganito. Okay, so mura lang naman yung ganito, nabili ko lang sa Lazada ng 300, okay, 6 inch ito guys. Merong 4 inch pero hindi ko alam kung kakasya. Pero kasya siguro yung 4 inch na sukat ng puller. Medyo mas mura yan. Ito 300 plus guys, okay? So gagawin natin, gagamitan natin to ng puller para mahatak itong drum cover na to. Okay guys, so kabit natin. So once na naset na, ito guys, ikutin lang ng liabe. Kung meron kayong liabe, okay? Ikutin lang pa kanan. Then siya nga pala, bago natin gawin yon, lagyan natin ng pangontra. So lagyan natin itong balik natin itong dalawang nut dito sa stud nito, para pag inipitan natin yung screwdriver, hindi masira yung thread nito guys, okay? Thread nitong bolt. Yan. Then saka nyo sisingitan dito guys mamaya. Yan. Habang inihigitan ito, okay? So gawin na natin. Yan. Okay, so ayan na, naikot na natin. So pwede na lang siyang i-manual. Tingnan niyo guys gaano kadali. Yan. So ganun lang. Wala kang kahirap-hirap na magpukpok. Basta gamitan niyo lang ng proper tools. So atakin niyo lang. Okay, yan. Ito yung loob ng ating drum brake, guys. Mapapansin niyo, ito yung ano natin. Yan, lock pin or pin lock. Ito yung ating axle. Then yun yung bearing nasa loob, paikot na yon. Then ito na yung brake natin guys, okay? So yung gagawin natin is lilinisan natin itong drum brake. Paano pagtanggal? Ganito lang guys. Yan, matatanggal na siya, okay? Paano pagtanggal at paano pagbalik? Ganun din. So ito, lalagyan natin ito ng mga grease para hindi kalawangin guys, okay? Bago natin balik. Then ito, medyo lilihain natin ng konti kasama itong pinaka drum cover natin guys. Okay guys, so gagawin natin is lilihain natin ng konti, pero bago yan, lalagyan din natin siya ng brake cleaner guys, okay? So yung brake cleaner na ginamit ko is brake cleaner din ng mga sasakyan, so walang problema yan, parehas lang din yan. So gagawin ko, isprehan ko siya bago natin lihain, okay? Yan. So lihain nyo lang guys, para matanggal yung mga ano nyo, para hindi na umingay. Okay, so sprayan nyo lang ulit. Then ito, lilihain lang natin guys, para mawala yung ingay. Okay, yan. So okay, okay na siya guys. Medyo medyo malinis-linis na, makinis-kinis na. So mag-apply muna tayo ng grease para maganda-ganda yung kanyang ano, lubrication. O yan, so nalinis na natin. So paano pagbalik? Okay, madali lang din guys. Bukan nyo lang din yung dalawa. Ganyan. Kung paano nyo tinanggal, ganun din nyo ibalik. Okay, yan. So iipit nyo lang siya dun sa dalawang parang naiwan ito. Okay, so ganun lang din guys. Ganyan, then bukan nyo. Yun. Okay, so balik na natin yung cover ng drum brake. Paano pinagtanggal? Paano pagtanggal? Ganun din guys. Lagyan nyo lang ulit ganyan. Okay, ayan. Then huwag nyo kakalimutan yung pin lock. Okay guys, so pagkatapos nyo ilagay yung drum brake, nalagyan na natin yung pin lock pin. Upukin nyo lang ng konti para pumasok guys. Okay, ayan. Yun, so pumasok na guys. Then lagay nyo lang yung ito, pinaka lock din ito guys, pagka trinid nyo. Ganyan. Then itong ating pinaka nut. Ganyan lang guys. So napakadali.
Okay, so kung anong ginawa ko dito, yun din yung gagawin ko sa kabila. So, parehas lang naman yun, typical na. So, hindi ko na papakita, guys. Okay? So, ito na yung mismong pag-brake cleaning natin at paano pagkalas ng drum brake ng ating e-bike. Okay, guys? So, sana na makatulong. At please subscribe and hit that notification bell para sa mga more coming videos natin na i-upload. Okay, guys?